Ito kasi yung ano, normally, parang marami kasi nagtatanong, and then ang dami kong after nung episode natin last time na lumabas, naghahanap sila ng part 2. So parang bitin for most of the women. So ano bang gagawin? Kasi napapagandaan naman yung pagiging BIRA. Hindi yan naman, walang babae, di ba, na hindi inurungan ng regla or tumigil. Totoo. Or even lalaki na magkakaedad talaga. Oo, lahat talaga dadaan doon. So, yes, kailangan maayos. Ano bang pwede natin paghandaan para yung mga maraming sintomas, yung 40 plus symptoms, ay hindi natin maramdaman, okay? Kasi marire-establish naman natin yung hormonal imbalance. Kasi ang nagiging problema, ang natitingnan natin, hindi lang kasi issue yan ng obstetric or gynecological disorder na concern. Ngayon, even yung menopause ay nalilink na rin sa mga chronic diseases. So, yun ang iniiwasan natin na mangyari. And of course, dun sa ating mga nadidiscuss before, mostly majority kasi na nakikita natin kasi medyo glaring sa babae, mostly sa babae yung focus natin. Pero hindi natin alam yung may mga certain population na makalalakihan ay dumadaan din doon sa andropause issue. Kaya lang tayo mga babae, oo, nararamdaman natin yun kasi syempre may merong period na tumitigil. May mga may mga physiological changes yung mga breast natin, yung mga katawan natin, pero yung mga lalaki hindi rin natin napapagtuunan na sila pala minsan dumadaan din, kaya minsan hindi nagkakaintindihan yung mag-partner kasi dumadaan din pala siya pero silently. Alam naman natin ng mga lalaki hindi yan nagre-reklamo, and later on eventually nalilink na doon sa pag hindi natin naagapan, so nalilink na doon minsan sa nutritional deficiency and several chronic diseases. So lumalabas na bigla nagkasakit na lang sa puso, tumaas na lang bigla yung pressure, sugar na dati namang hindi tumataas ay biglang tumaas kasi nga yung insulin is a hormone. So nagpa-fluctuate na yung mga blood pressure. So ito hindi natin minsan natitingnan na tayo pala itong edad na ito ay dumadaan sa certain fluctuation na related doon sa hormones. Alam natin na bumababa na yung estrogen level, eh lahat naman tayo may sex hormones. So even yung reproductive activity affected. Na apekto, oo. Kaya yung relationship later on, isa sa mga issue na nadidiscuss ko sa mag-asawa na hindi naiintindihan. Bakit biglang tumahimik yung mister mo, biglang gusto mag-iba ng trabaho, o yan, mga ganon. Even in decision making at a certain age, pag approaching 40s, bakit ano na lang, biglang hindi na siya dating kagaya nung dati na punong-puno ng adrenaline, dating sigla. Yung babae naman, biglang naging naaaway na walang dahilan. Ang lalaki naman low yung moods niya. So may mga ganon. So hindi talaga magkakaintindihan. So akala mo yung lalaki, yung partner mo, ay siguro may iba na ito. Meron na itong ano, kasi pagkatabi ko na, minsan parang malungkot ng bigla, yung mga ganon. Yun. Ang babae naman, pag dinabihan mo naman, oo, ayaw na magpahawak naman kasi ang init-init, naaalibadbaran. So ito minsan mga emotional issues to, pero meron mga nutritional problems at chronic diseases na dapat nating matingnan na meron na palang hormonal imbalances na nakikita. And ito, pinag-aaralan na ngayon sa functional medicine, we are now looking into transition ng estrogen level drop kasi maaapektuhan na yung ating mga endothelial function. Kaya nare-relate yung mga sakit na lumalabas, yung biglang obesity, lumaki ka, cancer, sa babae yung endometriosis, yung cardiovascular problem na dati hindi nyo sakit. Iba yung poor cognitive function, mostly sa lalaki ganon. Even yung mga gut dysbiosis, yung biglang parang bakit constipated na ako ngayon, dati naman hindi, or bakit ganito ang bowel movement ko, hindi na regular. Even pag-ihi, bakit may incontinence na ako, kaiihi ko palang, umiihi na ako, or hindi ko napipigilan ng pag-ihi. So parehong issue yan ng babae at lalaki. So kaya sabi ko napaka-broad yung hormonal changes with aging natin.
it goes with the age, and then minsan nagkukos na ito ng start ng disability, frail na tayo, kaya prone yung mga babae at lalaki ng ganitong edad na nai-stroke bigla na lang kasi hindi napapagandaan at hindi na-check yung mga certain disruption, yung mga hormonal access rather than yung mga single hormones na tinitingnan natin. So, but ganitong edad natin, approaching 40s, kailangan na matingnan natin yung mga lifestyle changes, yung kinakain natin, para ma-modulate natin yung function ng hormones natin. Ano ba itong hormones na ito? Simply, ito yung mga marami, even insulin, hormones yan, yung mga cortisol, ayan, yung mga pain, even yung mga tolerance natin sa pain, nung bata-bata tayo, kayang-kaya natin eh. Diba? Yes. Pero suddenly, biglang, ang dami na nating nararamdaman, masakit ng ulo, masakit na ang balikat, batok, tuhod. Marami ka ng mga karamdaman, ano? Yes, oo. Akala marami naman natin, ano? So, ito, certain risk at mga, ano yan eh, mga sinasabi nating signals, signs and signals na naglo-lower or nagre-reverse na yung ating mga ano ba yan? Traffic lights at yung ating traffic enforcer sa katawan natin ng mga hormones. Hindi na nagkakasundo. Oo, hindi na sila nagkakasundo. Yung estrogen, progesterone, even testosterone na male hormones, lalo na sa babae, bumababa. Eh yung pa naman, ang time na parang lumalayo kayo sa isa't isa kasi hindi kayo nagkakaintindihan. Okay? Mm-hmm. So later on, lumalala. It turns into certain mga chronic diseases. So, kaya napaka-importante na mapaghandaan kasi stages naman yan eh. May perimenopause, menopause period, and the postmenopause. Kaya kailangan natin yung mga anti-inflammatory foods kasi yun ang unang lumalabas to balance yung ating certain hormones. Kaya yung pillar of lifestyle is for nutrition. Kaya ngayon ipo-focus natin doon. Ito yung mga intervention na pwedeng natin gawin para mabawasan yung impact ng hormonal imbalance natin, okay? Yung mga consumption ng mga anti-inflammatory. Yes, so yung late 30s, yung mga late 30s, kailangan natin mag-change, mag-shift na nung mga kinakain natin kasi talaga namang mangyayari yung hormonal changes. Ngayon, pag hindi natin napagandaan, talaga naman dadanas tayo doon sa roller coaster ride na yan. Makakatulong naman certainly yung mga certain hormone replacement therapy. Pero ang hirap mag-repair. Mas mabuti yung ma-prevent. Oo. Alam naman nating darating. So, sa pagkain pa lang, lifestyle. Para hindi tayo naluloka-loka. Ano ba ito nangyayari? Pag nagpa-check ka naman, normal naman, lahat na ng battery of laboratories ginawa sa'yo, hindi natin nakikita. Kasi minsan nagpo-focus lang tayo mostly doon sa nararamdaman, physical. Yung hindi natin nakikita, yes, yung mga emotional, physiological changes na gawa ng hormonal imbalances, hindi natin tinutukukan. Mm-hmm. So kaya kailangan makita natin, ma-alleviate yung symptoms na yan. Basically, of course, lifestyle, yung anti-inflammatory, sinasabi natin lagi, mas tataas or magpapalit ka na, mas marami yung fruits and vegetables. And normally, itong mga nakaka-anti-inflammatory na magandang pagkain, yung mga crucifers, like yung mga broccoli, yung cauliflower, yung mga pechay, i-increase na natin ang intake niyan kasi may glucosinolates yan, may certain phytonutrients yan na tutulong na mag-send ng messenger para tumaas uli yung estrogen levels natin para magmaganda yung metabolism, yung pathway ng ating katawan.